Alright mga sangka, yung mga kababayan natin ngayon ay naninilikado at ngayon pinapalikas na nga po sila. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today at pag-uusapan po natin mga sangkay itong sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon na kung saan nagbigay na po ng babala mismo ang ating gobyerno at pinapalikas na po sila. Pag-usapan natin yan, but anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan mga sangkay, 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Ang dami na po natin. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito po kasi yung balita. Nasa 1,000 daw pong mga Pinoy nais magpalikas ngayong alert level 3 na doon po sa Lebanon, doon po ito sa Middle East. Eh alam naman po natin ang nangyayari ngayon mga sangkay sa lugar na yan na mayroon pong kaguluhan, no? At ito po ay nagaganap na digmaan mga sangkay. At ngayon, kung hindi makakalikas ito mga kababayan natin, mas maninilikado po ang kanilang buhay. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon ang nais magpalikas ngayong alert level 3 na roon sa gitna ng tumitinding hidwaan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy na nag-aalangan pang lumikas. Tinutukan niya ni Bob Gonzalez. Grabe, tinan yung lugar na to. Kasunod ng mag-iisang taon ng gera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Okay, so ayan, hindi pa po kasali dyan yung banta sa Iran. No, mayroon pa pong Iran, mga sangkay, si itong bansang Israel, napapalibutan po itong mga kalaban. Ngayon, syempre maraming Pinoy dyan. Kahit sa Israel, mayroon din po sa Lebanon at saan pa mga bansa dyan sa Middle East. So ngayon at palawak ng palawak ang tensyon, hindi po pwedeng manatili sila sa lugar na yan. Kasi ang problema niyan, kapag nagsara na po yung airport doon po sa Lebanon, ano na po ang kanilang magagawa kapag nangyari yon? E di andun na lang mga sangkay, ililikas po sila ng ano, ng mas pahirapan na. So ngayon pa lang sana, makaalis na po sila dyan. Tingnan nyo. Sa pinakahuling pambubomba ng Israel sa southern Lebanon, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata ayon sa Hezbollah. Grabe, no? Kahapon pa ay nihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 Pinoy roon. Na alam nyo guys, ganito po ka tindi ang digmaan. Kaya tayo mga sangkay dito sa Pilipinas, huwag natin pong hihilingin yan. May mga nababasa po kasi ako sa komento, mga sangkay, na sinasabi nila, ang tagal naman po ng digmaan. Umpisahan na yan, sinasabi po ng ilan. But remember guys, kagaya ng nangyayari sa mga bansang ito, hindi yung magugustuhan yan. Especially sa panahon natin ngayon na masyado pong advanced ang technology when it comes to defense. So, mas delikado po talaga. Na huwag nang hintayin lumala ang gera at lumikas na hanggat bukas pa ang mga paliparan. Ngayon, yun ang sinasabi po natin. Sa 1,000 nagsabing gustong magpalikas, mahigit 300 ang nakauwi na sa Pilipinas. Okay, very good. Good news po yun ha. May 300 na. Yung mga undocumented o di kaya yung mga bagong dating lang sa Lebanon, hindi pa sa regional tensions. Kawawa naman eh, no? Yung mga yan, mga sangkay, gusto po talaga magtrabaho. Kaya nga lang, sa nangyayaring ito, no choice sila, balik ulit sa Pilipinas. Kaya sana mga sangkay, aprubahan na ng Senado itong economic charter change. Nang sa ganun, mas dumami ang trabaho sa Pilipinas kasi yun lamang ang paraan mga sangkay para magpuntahan dito yung mga dayuhang negosyante at magtayo ng kanilang mga kumpanya. Hanggat hindi po ginagawa yan mga sangkay, kulang talaga ang trabaho dito sa ating bansa. So kapag mangyari na mabuksan po ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change na isinusulong nga po ng kamara at mismo na yung ating Pangulo mga sangkay, yan po ang kanyang gusto. Kapag nangyari ito, magkakaroon po ng matinding pagbubukas sa ating ekonomiya para po sa mga dayuhang negosyante. May makakalaban na po ang mga oligarko. At dahil dyan mga sangkay,
dadami po ang trabaho. Siyempre, the more na may competition, mga sangkay, gaganda po yung service nito mga kumpanya. At pangalawa, dadami po ang trabaho. So, magbe-benefit yung mga Pilipino. At pangatlo, mga sangkay, tataas po yung sahod dyan. Dahil ang mga dayuhang negosyante lamang ang may kakayahang magpasahod ng mas mataas. Kagaya po ng pinupuntahan ng mga Pinoy, di ba? Pupunta tayong abroad. Pupunta yung mga kababayan nating abroad para mag-work. At doon po sila kumikita ng mas malaki. So ang gagawin lamang kapag nangyari po na mabuksan ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng isinusulong na economic charter change, ang mga dayuhang negosyante ang dadalhin natin dito. Ibig sabihin, yung mataas na sahod galing abroad, dadalhin natin sa Pilipinas. Kaya nga lang ang problema, yung itong Senado, sila Chief Escudero talaga ang problema. So, ewan ko ba, paano, ano ang solusyon natin dyan mga sangkay? Tingnan nyo ang nangyayari. Uuwi yung mga kababayan natin. Ngayon, anong gagawin nila sa Pilipinas? Eh, doon sana ang inaasahan nila na magkakaroon po sila ng maayos na trabaho. Diba? Ganyang kahalaga itong economic charter change. Yung kanilang exit clearance, kasi yung pagbabayad ng plane ticket, bayad ng pamahalan yan. Ang Overseas Workers Welfare Administration nanawagan sa mga kaanak o kakilala ng mga OFW sa Lebanon na pakiusapan silang umuwi muna sa Pilipinas. Si Bernadette Giang, na 8 taon ng OFW sa Beirut, Lebanon, hindi raw muna lilikas kahit pinauuwi na ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Grabe, no? Yan ang ano, talagang sakripisyo na tinatawag. So kung nakaraan, alert level 3, ngayon ito ang balita, mga sangkay. Alert level 4. So, ang bilis naman. Tingnan natin ang balitang to. Pinag-aaralan na ng pamahalaan na gawing mandatory o sapilitan ang pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Lebanon. Ito'y sa gitna ng lumalalang bakbaka ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Payak at tahimik ngayon ang sitwasyon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Sa video update ng isang OFW at content creator, makikita ang anyay kalmadong lagay ng syudad. Malayo pa kami sa pagkuluan doon ako sa south. Wala po dito. Kalmado. Kalmado sa ngayon. Salamat sa Diyos. Taliwas ito sa sitwasyon sa timog na bahagi ng bansa, kung saan kaliwat kanan ng pambobomba. Yan ay dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng grupong Hezbollah at Israel. The forces. Ayon sa Israel, target nila ang umano'y imbaka ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas. Nauna ng inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena sa pag-atake nito sa Gaza. Lumalala ang tensyon, no? Palawak ng palawak to mga sangkay. Mahirap dito kung makisali na po yung iba pang mga bansa. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng giyera. Mismo lang. Recently, there have been sonic booms. Naririnig yung pag-fly ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na pag they go low in the city, may sonic boom, nababasag yung mga glasses ng windows. Dahil diyan, pinag-aaralan na ng mga otoridad na isailalim sa alert level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin niyan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. Ah, okay. Ito na. So, pinag-aaralan pa lang, itaas sa alert level 4. No? Pag umabot na po sa alert level 4, eh, kailangan na po talaga. Mandatory na. So, sa ngayon, alert level 3, hindi pa ganun ka-mandatory. Pero sila na po ay nananawagan na umalis na. Pero pag umabot tayo sa alert level 4, mandatory na. Hindi na po sila mananawagan, kundi sapilitan na pong papauwiin ito mga kababayan natin. Pero, ang good news, nasa 300 na po ang napauwi sa Pilipinas. Yun daw po yung mga bagong dating lang dun. So, again, mga sangkay, ito po sana ay magbukas po ng kaisipan ng mga senador na buksan na po yung ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change para hindi na po pupunta doon yung mga kababayan natin magtrabaho. Dito na lang mismo sa ating bansa, di na nila kailangan pumuntang abroad. Kasi ang iniisip kasi ng mga kababayan, pag mag-abroad sila, doon may mataas na sahod eh.
dito sa ating bansa, mababa lang naman eh. So kapag makita nila na, uy, mataas na pala yung pasahod dito sa Pilipinas. Kasi dahil sa mga dayuhang negosyante, mainganyo na silang hindi mag-abroad. So sana iyan po ang inatupag ng Senado, hindi po yung pakikialaman yung holiday. Diba? So yan, iyan po yung gusto ng pamahalaan natin. Pag umabot po ng alert level 4, talagang mandatory na, pinapauwi na. We are actually preparing na for ano, for in that eventuality, kung talagang if it comes to that. Raising alert level 4 is well, we'll just have to see, we'll have to monitor. Kasi nga po, voluntary repat. Ilan lang po ang nag-avail. How can we force people to, you know, to go into these shelters kung ayaw naman nila? Sa 11,000 Pilipino sa Lebanon, mahigit 700 lang ang humiling ng repatriation. Mm-hmm. Sa ngayon, 45 sa nag-request na makauwi ng Pilipinas ang may hinihintay pang dokumento sa immigration. 15 naman ang hindi makaalis dahil may kaso sa korte. Ayun at 300 ang umatras na umuwi. Para sa mga Pilipinong gustong magpa-repatriate, maaring personal na pumunta sa Philippine Embassy sa Beirut o tumawag sa kanilang assistance hotlines. Nagbabalik. Okay. So ayan po yung numero, mga sangkay, para po sa assistance. So sana mga sangkay, makauwi din po yung mga kababayan natin, kasi I'm sure lalala po ito ng lalala. Lalo pong titindi po ang digmaan dyan. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload, mga sangkay, ng mga vlogs, mga ganap natin sa buhay. Ayan, may mga bago tayong upload. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click call. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.